Isang mapagpalang araw ang sumaating lahat. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang evaluating limits. We are referencing Calculus with Analytic Geometry by Thurman Peterson. This video is created by Sir R Squared as an instructional medium for teaching mathematics. Ang pangunahing layunin ng bidyong ito ay maturuan ang mga mag-aaral kung paano mag-evaluate ng limits ng iba't ibang uri ng functions. At ang kahihinatnan ay matutunan ng mga mag-aaral ang pag-solve sa mga problems na tumatalakay sa limits. Disclaimer, ang bidyong ito ay ginawa ng may akda upang magamit sa pagtuturo ng matematika at maging sandigan ng mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng calculus. Ang bidyong ito ay maaaring ma-download ng walang bayad or for free sa www.youtube.com. Ano man pong maling paggamit sa bidyong ito maliban sa nasa saad sa taas ay hindi po responsibilidad ng may akda. This video is not regulated by the institution. Any flaws in this video is at author's imperfection. Limit approaches a certain value. Limit tells us what a function do as the variable approaches a given value. Pag-usapan muna natin yung approaches. Yung approaches sa Tagalog po ay papalapit or paparating or malapit or papunta. Okay, yan po yung mga synonyms po ng approaches sa Tagalog. Ibig sabihin, wala pa siya doon sa mismong point, but papunta pa lang doon sa point. Okay? So, yung pong approaches sa mathematics ay idinidenote ng ganitong sign, arrow to the right. Sabi nga rito, is a word of approximation. Because there are times that you cannot just plug in a certain value to a given function. So, halimbawa po, meron tayong f of x is equal to 1 over x as x approaches 0, eh hindi naman po natin na maaaring i-plug in dito sa 1 over x yung 0. Maaari, pero magkakaroon po tayo ng undefined. So, ano pong gagawin ni calculus kung may undefined na po tayo? Hindi po tayo pwedeng tumigil doon, ano? So, kung hindi man po natin na mapag-usapan at that point, we will talk beside the point. So, yan po yung ibig sabihin ng approaches. Ina-approximate niya or na-estimate niya kung saan papunta yung function as the variable approaches a given value. Makikita po natin yan sa pagbibigay natin ng halimbawa. Halimbawa po itong 1 over x. Kapag ka ginawa mong 1 over 0, magiging undefined. Pero kapag kayang 1 na yan, ay dinivide mo sa 0.00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 0
na po mag-e-error yan, ano? Hindi na po siya mag-e-error. Magbibigay na siya ng certain value na scientific notation din. Maaring bigyan ka niya ng scientific notation na times 10 to the positive 99 or 100, whatever it is, no? But the important thing is, kung hindi mo man siya nakuha dun sa zero, at least doon sa point na malapit sa zero, alam mo yung value ng function. Yun po ang naibibigay sa atin ng limit, ano? Approximation. Kaya nga po yung word na approaches is a word of approximation. Maraming paraan ng pag-evaluate ng limits. At isa dyan ay evaluation of limits by substituting values. Ito po ay ang pinaka-primitibo o sinaunang paraan ng pag-evaluate ng limits. Bagamat siya po ay ang pinaka-sinauna or primitive way
of evaluating limits, masasabi ko naman po na ito po ang pinaka-dependable at pinaka-effective na paraan sa pag-evaluate ng limits. Bagamat, ang trabaho pong ito ay medyo tedious or mahabang proseso. Kaya po, iniiwasan po ng mga maraming mga mathematician ang paggamit ng ganitong pamamaraan. Halimbawa po, meron daw po tayong f of x is equal to x squared when x approaches 2. Sa ganitong sitwasyon po, we really never care about 2. Kasi nga po, ang word na nandito is approaches, yung arong yan. Ano? But what we care about is the values that are near 2 from the positive side and from the negative side. Lagi po natin tatandaan, meron pong tinatawag na right side limit at left side limit. Yung right side limit ay coming from the right side of that value, right side of positive 2. And yung left side limit naman po will be coming from the left side of positive 2. So halimbawa po, meron daw po tayong limits or values that are coming from the positive side. Now, as we approach the value of positive 2, ay titingnan daw po natin kung saan nagpupunta yung value ng f of x. Sa table na ito, meron po tayong x at meron naman po tayong f of x sa pangalawang row. Ganun din po ang ating gagawin as we approach positive 2 from the negative side. Kung galing daw po tayo sa negative side at ilalapit natin ang ilalapit yung value ni x papunta sa positive 2, atin daw pong titingnan kung saan pupunta yung value ni f of x habang si x ay palapit ng palapit sa positive 2 coming from the left side. Let us try to do it. Kinumpute ko na po ito para makasave tayo ng oras. No? Kung ito daw po yung function f of x is equal to x squared, when x is 2.5, yun daw pong value ng f of x is 6.25. Paki-verify na lang po itong mga values nito sa calculator. Ngayon, when x is 2.1, ilapit po natin ng kaunti sa 2, ang value daw po ng f of x is 4.41. Ilapit pa po natin ng husto sa 2. When x is 2.001, the value of f of x is 4.004. Atin pong mapupuna na habang dumadami ng dumadami ang 0 decimal places or palapit ng palapit sa 2 as x approaches 2 from the positive side, yung f of x po natin nag-a-approach sa value ng positive 4. Sa positive 4 daw po siya nag-a-approach. Ngayon, let us try to evaluate the limits coming from the left side. Kapag karaw po yung x coming from the left side is 1.5, 2.25 daw po yung value ng f of x. Kapag ka daw naman po ay from the negative side, 1.9, ang value daw po ay 3.61 positive. At kung negative 1.999, ang value daw po ng f of x is 3.996. So, atin pong mapupuna na as x approaches the value of positive 2 coming from the left side or from the negative side, f of x, ito daw pong f of x na to, ay nag-a-approach sa value ng 4. So, yan po yung ini-yield sa atin ng ating equation. So, ito po ay 4. Kung mapapansin po natin, yung right side at saka yung ina-approach ni f of x coming from the left side ay papatungo sa parehong value, which is positive 4.
Kapag kaganyan daw po, masasabi natin that the limit exists. The limit exists. In general po, the function must approach the same value from the left and right for the limit to exist. Kung kaya't masasabi daw po natin that the limit of x squared as x approaches positive 2 is equal to 4. Ganyan daw pong basahin yan. Okay. Marunong na po tayo magbasa ng limit. Dapat po, alam po natin unawain yung binasa natin na limit. Ulitin po natin at napakagandang pakinggan sa tenga. The limit of x squared as x approaches 2 is equal to 4. Maganda nga pong pakinggan pero parang napakalalim po kung unawain. Kung kaya minatamis ko pong tagalugin ang ibig sabihin ng binasa natin. Ano? Ang ibig sabihin lang daw po ng binasa natin, habang si x ay papalapit ng papalapit sa 2, eh si f of x naman, which is x squared, ay papalapit ng papalapit sa value ng 4. O yan daw po ang ibig sabihin ng binasa natin, the limit of x squared as x approaches 2 is equal to 4. So, alam na po natin kung paano mag-evaluate ng limit by substituting values from the right side and from the left side. It follows po na kapag ka hindi nagpareho ang ina-approach nito from the left side and from the right side, kung hindi po parehas, the limit does not exist. So, sana malinaw po tayo doon. So, in general daw po, the limit of f of x as x approaches a is equal to L. This can be read as the limit of f of x as x approaches a is equal to L. Ang kahulugan nito sa wikang Tagalog ay habang ang x ay palapit ng palapit sa value na a, ang f of x naman po ay palapit ng palapit sa value na L. So, yan po ang ibig sabihin ng general notation na yan, ng limit of f of x as x approaches a is equal to L. One-sided limits. Kung meron daw po tayong graph, ano? This is y and this is x. This is y positive 1 and this is y negative 1. And this is x at positive 2. Kung meron daw po tayong piecewise function na ganitong itsura, from 2 going to positive infinity, ganito daw po yung itsura ng function, at from 2 going to negative infinity, ganito naman daw po ang itsura nung piecewise function. Napag-aralan na rin po natin yung tungkol sa piecewise function, kaya I'm sure hindi na po kayo ma-alineate dyan. Atin daw pong i-evaluate yung limits coming from the right side at coming from the left side, no? Meron daw po tayong tinatawag na right-sided limit, or sa iba ang tawag dito right-handed limit sa mga British, ano? Pero pares lang po yung ibig sabihin. It can be annotated by this, the limit of f of x as x approaches 2 positive. Ayun. Kung makikita nyo po yung positive na parang exponent, ang ibig sabihin po noon is right-sided limit. At siguro nahuhulaan nyo na tama po kayo, if it is coming from the left side, the limit can be annotated by the limit of f of x as x approaches 2 negative. Kapag karaw po ang limit ay coming from the right side, halimbawa daw po ay 2 ang value ng pinapahanap na limit, 2 positive if it is coming from the right side. Pero kung if it is coming from the left side, you are evaluating it coming from the left side,
as x approaches 2, eh 2 negative naman daw po. Okay? Sana maliwanag po tayo diyan, ano, burahin ko na po ito, no. Ngayon, balik po tayo sa cursor. Yan. Ngayon, kung babagtasin po natin itong graph of this piecewise function. Imagine niyo po itong aking pointer na to ay kunwari ito yung daliri ko, no. From the positive side, habang palapit po ako ng palapit yung x ko, palapit ng palapit si x ko sa value ng 2. Ayan. Habang binabagtas ko ang graph na to, saan po nagpupunta yung f of x? Okay, tama po kayo, no? Yung f of x po kasi equal sa y yun. Napag-aralan na rin po natin yan, ano? Yung f of x is equal to y. Habang palapit po ng palapit, yung aking x value patungo sa positive 2, eh, papunta naman ng papunta itong f of x ko sa positive 1. So, maari po ba nating sabihin na ang aking f of x as x approaches 2 positive is positive 1? Maaari po kasi doon nga po pumupunta yung value ng f of x. Kung galing naman daw po tayo sa negative side, ganoon din ang ating gagawin. Babagtasin din po natin itong graph of this piecewise function at habang palapit ng palapit yung aking x value papuntang positive 2, saan daw naman po lumalapit ng lumalapit yung aking f of x value? Ayun, tama po kayo. Pumupunta raw po siya sa negative 1. No? Hindi lang po masyadong tapat yung aking drawing. Ano, ito medyo magkatapat, no? Sa negative 1. So, maaari ko po bang sabihin na yung left side limit natin, limit of f of x as x approaches 2 negative is equal to negative 1. Kung atin pong mapapansin, yung right side limit at saka yung left side limit are not equal. They are not the same. So, maaari daw po natin sabihin dito that the limit does not exist because the right side limit is not equal to the left side limit. Pag-aralan po natin ulit, ano? Generally, ang sabi po sa atin, generally, sa equation, the limit of f of x as x approaches a is equal to l. Now, for the limit to exist, at a given point, the limit of f of x as x approaches a negative must be equal to the limit of f of x as x approaches a positive. So, pagka ganyan daw po, the limit exists. If they are not equal, the limit does not exist. How to evaluate limits? Punta naman po tayo sa mga sinasabi kong iba't ibang paraan para ma-evaluate yung limits. Ano? Yung kauna-unahan daw po natin gagawin is to plug in. I-plug in daw po natin yung value. Lagi po tayo doon sa pinaka-basic pupunta, no? Sa pinaka-madali, try to plug in the value. At kapag ka nakakuha ka ng value, edi tapos na yung ating problema. Okay. So, let us try this example number 1. Limit of x squared minus 2x minus 3 all over x squared minus 9 as x approaches 4. Yan po yung pinapahanap sa atin. Ang itatry daw po natin kauna-unahan is to plug in the value. So, 4 squared minus 2 times 4 minus 3 all over 4 quantity squared minus 9. Ito raw po ay 16 minus 8 and then minus 3
all over 16 minus 9. So, kung ganyan daw po, ito raw po ay 5 over 7. O yan. Tapos na po tayo sa pag-evaluate ng limit. Pero sabi nga ni Bon Jovi, life is not always a bed of roses. Hindi naman po laging ganyan yung ibinibigay, ano? Almost 90% of the time ay ang nasusumpungan po natin ay hindi ganyan kasi simpleng mga equation. Bagamat meron pa rin naman pong nagbibigay ng ganyang mga problems, paano nga kung hindi ganyan yung equation, ano? Halimbawa, meron po tayong pangalawang problem. The limit of x squared minus 2x minus 3 all over x squared minus 9. Parehong expression po. Kaya lang, the limit value this time is as x approaches positive 3. If we try to plug in the value, halimbawa daw po pinlog in natin 3 squared minus 2 times 3 minus 3. Kasi sabi mo, sir, laging ipa-plug in muna. O, tama, dandang muna tayo sa pinakamasimple. So, this will be 3 squared minus 9. Ito pong unang term will be 9 minus 6 minus 3. Edi meron na po tayo ditong 0 sa numerator. Sa baba po, meron po tayong 9 minus 9. Edi 0 over 0, which is undefined, no? Infinity. So, hindi po umubra si plug-in. Ano po ang gagawin natin? Plug-in doesn't work. Edi we try the next step, which is factoring. So, isubukan po natin i-factor ito. The limit of x squared minus 2x minus 3 all over x squared minus 9 as x approaches 3. Yan. So, we try to factor this one. Ang factors daw po nitong isang ito ay x minus 3 at x plus 1. Yan daw po ang factors niyan. Dito naman sa baba, itong baba naman po, ito squared po ito, no? Palakihin natin yung x para magmukhang squared dyan. Difference of two squares, di sum and difference po yung factors niyan. X plus 3 and then x minus 3. Yan daw po yung ating factors. We can now cancel this one out. X minus 3. So, ang natira po sa atin ay ito na lang ang natira. X plus 1. Dito ko na lang po ilagay, ha. Hindi ko na i-rewrite to, pero dapat i-rewrite pa rin po natin, ano? The limit of as x approaches 3. Yan. Ang natira na lang daw po is eto, x plus 1, x plus 3. Subukan nga po natin i-plug in yung value ng 3. So, if we try to plug in the value of positive 3, we will have here 3 plus 1 over 3 plus 3. Magkakaroon po tayo ng 4 over 6 or 2/3. O, yan daw po yung value ng ating limits. Sa una, plug in muna. Kapag ka hindi umubra yung plug in, ang pangalawang step po natin, try factoring. We have this third example. The limit of 1 over x plus 2 minus 1/2 all over x as x approaches 0.
So, ganun pa rin po lagi ang una natin gagawin. Yung first step is always try to go to the simplest thing, which is try to plug in muna. Lagi pong ganun, plug in muna tayo. So, 1 over 0 plus 2 minus 1 half over 0. So, meron tayong 1 half minus 1 half over 0. 0 over 0, undefined na naman po, no? So, hindi umubra yung plug-in, pero that is 0 over 0. Kaya meron tayong pwedeng gawin, ano? Ano yung pangalawa nating step? Pangalawang step, we try factoring. May mapapaktor po ba tayo dito? So, wala na, no? Wala tayong mapapaktor. So, hindi po pwede yung factoring. Factoring is not applicable, no? O edi, ang gagawin naman po natin, punta tayo sa third step. Get the LCD or try to get the common denominator. Tamang-tama po yan dahil meron tayong tinatawag dito na complex fraction. Ano? Complex fraction. I-box ko lang po ito. Yan. Atin pong trabahuhin muna yung itaas. Wag na muna natin isama itong ibaba. Ano? Tingnan po natin na kung paano, no? Para mas simple. The limit of ano po ang common denominator ng numerator? Pag na po muna natin isama yung sa baba, ano? Na 1. Ang common denominator po nito ay x plus 2 at saka 2. Yan po ang common denominator niyan. Multiplied by 1 over x plus 2 minus 1 over 2. Yan po, no? All over x pa po tayo dito as x approaches 0. Ayan po. Nakuha na po natin yung LCD. The limit as x approaches 0. Unahin na nga natin basahin yung x approaches 0. Pero ang proper po nun, babasahin mo muna itong function bago yung saan nag-a-approach. No? Makakancel po sa first term itong ano, yung x plus 2. So, magkakaroon na lang po tayo dyan ng positive 2. Okay. Tapos, minus, makakancel naman yung 2 na factor. So, magkakaroon ng minus parenthesis x plus 2. Huwag po natin kakalimutan yung parenthesis kasi pag nawala yung parenthesis ay mag-iiba po yung value, no? Kung mawala yung parenthesis bigla dyan, ito ay positive 2. Pero kung may parenthesis yan, ito ay negative 2. Meron siyang common denominator na x plus 2 times 2. Tapos all over x pa po, ano? Therefore, pwede po ba natin masabi na itong-tong ito, which is positive, itong-tong ito, positive, pero imumultiply natin sa negative, pwede po ba natin i-cancel out na itong dalawang to? Pwede, kasi nasa loob po siya ng parenthesis, sir. Magne-negative yan, ano? Okay. So, ang mangyayari po dito, i-equate na lang po natin, ano? E di may minus x kang natira doon over x plus 2 times 2 all over x. Eh, ito po yung ano natin, ito po yung main division line. Burahin nga po natin ito. Okay. Dito po natin ilagay ngayon yung equality sign. Ano? Pwede po natin yan, ito, ibababa natin dito. Yun nga, yung na-review natin dati na rules, ang mangyayari dyan, negative x over x plus 2 times 2 times x pa po dito, no? X. So, we can cancel out this x, can cancel out this x, at masasabi natin na negative 1 over x plus 2 times 2. Yan. Ganyan, ano?
ang limit daw po natin will be as x approaches 0. Ayan daw po yung ating limit. Yan. Okay. So, we try to plug in now 0 in here. Tingnan natin kung makakakuha na tayo ng value. Negative 1 all over 0 plus 2 times 2. This will be negative 1 over 4. O yan. Yan daw po yung value ng ating limit as x approaches 0. Negative 1/4. Okay, so tatlo na po yung pag-aaralan natin. Plug in, factoring, and then pangatlo, get the common denominator. Okay, meron po daw tayong pang-apat na sample, the limit of the quantity x plus 2 quantity squared minus 4 all over x as x approaches 0. Punta po tayo sa unang step, which is plug in. If we try to plug in the value, tingnan po natin kung anong lalabas, no? We try to plug in here 0 plus 2 quantity squared minus 4 over 0. Ang lalabas po 0 over 0. Undefined na naman po, ano? So, plug in doesn't work out. Subukan po natin i-factor. May ipa-factor pa po ba tayo dyan? Wala rin, ano? So, factoring doesn't work out din po. LCD, may LCD po ba tayong makukuha dyan? Wala rin po, ano? So, LCD doesn't work. Ang pang-apat daw po natin na pwedeng gawin, open a parenthesis or expand. Tingnan nga po natin kung paano natin may expand, ano? The limit, expand na po natin, of square of the first plus twice the product of the square roots. So, 4x plus square of the last plus 4 minus 4 all over x as x approaches 0. Eh, talaga pong ganun ang buhay. Lagi daw pong maunang basahin yung f of x bago yung saan nag-a-approach yung x, no? Now, we can cancel this one out. This is positive 4 and this is negative 4. And we are left with the limit of factor out na po natin yung x. X times x plus 4 all over x as x approaches 0. Ganyan daw po lalabas siya, ano? In this case, we can cancel out x here. And we can now plug in the value. Let us try to plug in the value here. So, yung 0, bali 0 plus 4. Ito po ay 1 na lang sa baba, 1 dito, 1 dito. That will be equal to 4. 4 po yung value ng ating limit. Ngayon, kung mapapansin mo, may na-cancel po tayo, no? May na-cancel tayo na x, no? Ito po yung kasabihan, ano? Malalaman nyo po itong mga ito pagdating natin sa discontinuity. Pero ngayon pa lang, binibigyan ko kayo ng sneak preview. Asymptotes do not factor out. Holds do. So, kapag kami napapactor out ka at after factoring out, naipasok mo yung limit, malamang ang discontinuity mo doon ay removable discontinuity, which is meron ka lang holes, okay? Na pwede mong ma-remove by redefining the domain, ano? Masyado pong napa-advance po ng isang lesson yung nasabi kong yun. Basta sa ngayon, asymptotes do not factor out, no? Holes do. Tandaan nyo lang po yan, ano? Okay, there we have it.
plug in, hindi umubra, factor, hindi umubra, LCD, hindi umubra, subukan mo mag-open up ng parenthesis or mag-expand. We have another example here. The limit of x squared minus 3x minus 10 all over x squared minus 10x plus 25 as x approaches 5. So we are asked to find that limit, ano? So ganun pa rin po, dati pa rin po, ang una natin gagawin is to plug in the value, and if we are going to plug in that value here, we will have 5 squared minus 3 times 5 minus 10 all over 5 squared minus 10 times 5 plus 25. Ito po ay 25 minus 15 minus 10. Ito din po ay 25 minus 50 plus 25. So, positive 50 minus 50, edi 0 na po kagad yung ilalim. Ito po ay negative 25, tsaka edi 0 din po yung ibabaw. Edi meron din po tayong 0 over 0 or undefined. So, yan po yung ating kaso. Now, if we try to factor, subukan nating i-factor po, ano? The limit of what are the factors of x squared edi 5 and 2, ano? X minus 5 tapos x plus 2, kasi negative yung middle term kaya mas malaki yung 5, no? Dito naman sa baba i-factor din po natin, so this will be perfect trinomial square pala ito, x minus 5 tapos x minus 5 as x approaches 5. We can cancel this one out. X minus 5, x minus 5. Ngayon, after canceling out, if you try to plug in this limit into here, obviously, magkakaroon ka na naman ng over 0, no? Ang mangyayari sa'yo dyan, 5 plus 2 over 5 minus 5 is equal to 7 over 0, which is undefined. Ngayon, kung ganyan po yung kaso mo, nung una sinubukan mo na yung factoring at may na-cancel ka, tapos nung na-cancel mo na, may natira pa rin x minus 5, at nung ipinlog in mo yung limit value, ay nag-undefined pa rin, maaring merong kang vertical asymptote. Okay. So, yung vertical asymptote po, ganito po yung itsura na, ano? So, if this is our y, and this is our x, kunwari, ito po yung asymptote natin na vertical, itong blue line. Blue line, yan daw po yung ating vertical asymptote. Okay, ito yung y, at ito yung x. Ang asymptote po ay apat ang pwedeng mangyari sa buhay natin dyan, ano? Pwede pong paganito yung graph ng ating function. Yan. But it will not touch that that line, ano? Pwedeng paganyan. Yan yung una. Or pwede rin naman pong paganito yung pangalawa. Burahin natin yung una. Yung pangalawa, pwedeng pag ganito mangyari sa buhay natin, yan. But it will never touch the, mali lang itong drawing ko na, it will never touch the asymptote. Or, pwede rin naman pong, pag ganito naman, pag ganito, ayun yung pangatlong case, no? Pangatlong case po natin, it will never touch the vertical asymptote. Or yung pang-apat po natin na case ay pag ganito. The last case will be something like this. Yan. So, apat po ang ating case kapag ka nagkaroon ka ng ganito na
infinity pa rin or undefined pa rin, paano ko malalaman, sir, kung anong klaseng graph ng aking function? E di, ang gagawin mo lang po dyan ay sign analysis, ano? Sign analysis. Anong ibig sabihin ng sign analysis, sir? O yung kauna-unahan nating ginawa. Ang ibig sabihin, you plug in values coming from the positive side and plug in values coming from the negative side and titingnan mo kung saan nagpupunta yung f of x mo. From then on, ma-analyze mo na kung anong klaseng graph ng function mo dun sa apat na nabanggit ko kanina. Okay, no? Meron pong tagubilin dito, no? Parang pa-advance po ito dun sa ating susunod na topic, which is discontinuity. Ang tagubilin po dito, ibinibilin na nasa limit pa lang tayo. If you cannot cancel the factor and the function still goes to infinity, at that point, you may have an asymptote. Ayan. So, ipinipreparan na po tayo, no? Nasa limit pa lang po tayo, eh parang ipinipreparan na po tayo sa discontinuity. Okay. So, hitik po itong slide na to. Medyo may advance factor po ito. So, matapos po yung mga nakalipas na slide, meron na po tayong mga napag-aralan. Una, plug-in values. Pag hindi umubra, we try factoring. Pag hindi pa rin po umubra, we get the LCD. Kapag hindi pa rin po umubra do sa tatlo, edi we try to expand or we try to open a parenthesis. Ngayon, kapag ka naka-encounter po tayo ng ginawa na natin yung apat na yon, at meron tayong hindi ma-cancel out, katulad nung nakalipas na slide, eh baka maaring meron tayong vertical asymptote. Yung pong vertical asymptote ay naka-classify siya as a non-removable discontinuity. Oh, so dalawa po kasi yung klase ng discontinuity, di ba? Parang napapa-advance na po tayo sa susunod nating video. I-sneak preview na po natin. Yung isa po ay removable at yung isa ay non-removable. So, kapag ka po asymptote, ay non-removable po yun. No? Ang tawag nga po daw doon ay infinite discontinuity. Anyway, sa too much for that, I am just trying to open up your minds in the possibility of those terminologies, para ngayon pa lamang po ay ma-google nyo na at kayo ay manggigil na sa pag sa search ng mga bagay na yun, ano? Okay, paano naman po, sir, kapag kami radical tayo katulad nito? Okay, let us have this example. The limit of x minus 1 over the square root of x minus 1. Ito lang po ang given ito. As x approaches to 1. Ngayon, kapag kaganyan daw po, ay maaari po nating i-multiply siya sa kanyang conjugate. Yung conjugate po, kaparehong-kapareho ng terms noong ating inira-rationalize. In this case, the denominator is being rationalized. Pero magkaiba po ng sign. Kung square root of x minus 1 po dito, this will be square root of x plus 1 dito. So, yan po yung pagkuha ng conjugate niya, no, mababago yung sign na yon. Ngayon, kapag ka i-multiply mo yung denominator by its conjugate, kailangan yung numerator ganun din po para mo lang siyang i-multiply sa 1, no? In that case, you are not changing the value of the original expression. So, let us try to do that. Ang mangyayari daw po dyan is x minus 1. Tapos, ito po ay square root of x plus 1. Ngayon, ang technique po dito, kung ang inirarationalize mo yung denominator, huwag mo na po munang i-distribute itong numerator. Baka po kasi may makancel ka. Yan po ang technique natin, ano?
Ngayon, yung conjugate po nito, square root of x times square root of x, edi ang mangyayari po dito ay x tapos plus square root of x minus square root of x, cancelled out po yung middle term, minus 1. Kitang-kita po natin na dito pa lang, makakancel na po itong x minus 1. So, ang matitira lang po sa atin ay square root of x plus 1. O edi, baka pwede na po natin ipasok tong limit na to doon. Let us try to evaluate the limit. Square root of 1 plus 1, edi ang lalabas daw po dyan ay positive 2. O yan daw po yung ating limit ng x minus 1 over square root of x minus 1 as x approaches 1. Positive 2 daw po ang sagot. Okay, now we have another problem, which is this one, ano? Ito lang po ang given, ano? Sa problem, kaya lang po inilista ko na po dun kaagad yung conjugate para save time po tayo. The limit of the square root of 1 plus x minus 1 over x as x approaches 0. Okay, in this case naman po, ang ira-rationalize natin ay yung numerator. So, ang conjugate po ng numerator, this is square root of 1 plus x minus 1, edi magiging plus 1 lang po yun. Take note, wag mo pong pakikialaman etong yan, yung dinrawing kong huling yun, ano? Huwag mong babaguhin yung sign nun. Ang babaguhin mo lang ng sign, etong nasa labas. Kapag ka i-multiply mo yung ibabaw sa conjugate niya, ganun din ang gagawin mo sa ilalim para magkakaroon po daw siya ng value na 1, edi hindi mo binabago yung value ng original na expression. So, let us try to do that thing now here. Ito po ay matatanggal lang yung radical sign, magiging 1 plus x, okay? Tapos magiging minus 1. O, yan po yung mangyayari. Tapos sa baba po, ngayon, yung technique na sinabi ko kanina, huwag mong i-distribute, ano? Hayaan mo lang muna, let life take its course. So, mangyayari dyan, x times square root of 1 plus x plus 1. Ayan. Yan po yung mangyayari. Ito po ay pwede po natin itong i-canceled out na. Yung x, ano? Mangyayari sa x will be 1 over, cancel po itong x na to. Kung mapapansin mo dito, itong x na to will be cancelled out. 1 ang matitira sa taas. It will be 1 plus x. Tapos may minus, may plus 1 pa po dito. Plus 1. O pwede na po ba nating ipasok tong zerong to? Let us try. That will be 1 over square root of 1 plus 0, and then may plus 1 pa. Okay, so ang mangyayari po, 1 over square root of 1 plus 1. Edi ang mangyayari po, 1 over 1 plus 1, edi 1 over 2 po ang lalabas sa ating limit. So, the limit of the square root of 1 plus x minus 1 all over x as x approaches 0 is equal to 1 half. Okay, we have another problem here. So, we have to evaluate the limit of the square root of x plus 1 minus 3 all over x minus 8 as x approaches 8. So, meron po tayong radical sa numerator. Eh, ang gagawin daw po natin dyan, i-multiply natin by its conjugate. Ang conjugate niya po ay square root of x plus 1. Kung ito ay minus, magiging plus 3 po dito, no?
Ngayon, kung i-multiply mo yung taas by that value, you also have to multiply the denominator by the same value. In that case, you are not changing the value of the original expression. Take note po tayo ulit, hindi po natin pakikialaman itong sign na nasa loob ng radicand, ano? Hindi natin pakikialaman or na nasa loob ng radical sign, yung sign na nasa radicand. Ang pakikialaman lang po natin ay itong nasa labas. Babaguhin lang po natin ang sign. Kung dati siyang negative, gagawin po natin positive. So, maliwanag po tayo dyan, ano, sa pagkuha ng conjugate. O, i-multiply na po natin. Ito raw po ay x plus 1 lang. Alam na po natin na matatanggal yon at makakancel naman po yung middle term. Tapos, sa minus 9. Minus 9 po ang mangyayari. Tapos sa baba, ang sabi po ng technique, huwag po daw natin munang i-distribute. So, hayaan lang po daw natin na x plus 1 plus 3 yan times x minus 8. Sa taas po, anong nagaganap sa taas? Pwede po natin sabihin na x minus 8 po yon. Sa baba, meron tayong x minus 8. Tapos, meron po tayong x plus 1 plus 3. Nakita nyo po kung kagad-agad natin i-distribute yan, hindi natin makakancel tong x minus 8, which is nagpapabilis po sa ating trabaho, no? So, the limit, pwede po natin sabihin, the limit of, may 1 po tayo dito, ano na natira? The limit of 1 over square root of x plus 1. Tapos, meron tayong plus 3 pa dyan, ano? As x approaches 8. Yan. Tingnan po natin kung pwede na po natin evaluate. Ipasok na po natin itong limit. Kapag nagpapasok na nga po pala ng limit, hindi na isinusulat itong bagay na ito, no? Pwede na po natin equate 1 over square root of 8 plus 1 plus 3. Ang mangyayari, 1 over square root of 9 plus 3. E di 1 over 3 plus 3, meron daw po tayong 1 over 6 as the limit of the square root of x plus 1 minus 3 all over x minus 8 as x approaches 8. O yan daw po. Okay, so meron na po tayong tatlong example sa conjugate. I hope that is more than enough para makuha po natin yung gist ng ating mga sinasabi. Kapag ka meron daw naman po tayong form na sin x over x or x over sin x, eh may properties daw po tayo dyan sa mga trig functions, ano? Halimbawa po, the limit of sin theta over theta as theta approaches 0 is equal to 1. Or, the limit of theta over sine theta as theta approaches 0 is equal to 1. Yan daw po yung properties na pwede nating mai-apply sa mga ganitong form. Bigyan po natin ng isang halimbawa para mas madali po nating maintindihan paano i-apply yan, ano? So let us call this example letter A. Kung meron daw po tayong limit of sine 2x over x as x approaches 0. O ngayon, punta pa rin po tayo sa basic. We try to plug in values. Ang mangyayari po daw dito, 0 over 0, which is undefined. Hindi daw po pwede. Eh, nasa trig function po tayo. Hindi naman po natin may factor yan sa ngayon. Hindi rin natin may apply yung conjugate. Hindi rin natin may apply yung mga expansion.
ang gagawin po natin, we try to apply this property. Tingnan po natin kung paano natin may i-apply yung property niyan, ano? Kung mapapansin mo, sine 2x over x, eh hindi siya magiging kamukha nito kasi parang ang sasabihin mo, sine of something over something as that something approaches 0 is equal to 1. Tama. This must be something and this must be something. This is 2x and this is x. So, hindi po parehas, ano? Hindi parehas yung ating property. So, kung hindi parehas, ano gagawin natin? Pagparehohin po natin, ano? Pwede po ba nating i-multiply sa 2 itong ilalim? Pwede naman po. Pwede po nating sabihin the limit of sine 2x over, palitan po natin yung kulay, minultiply po natin sa 2 times x. Ngayon, kung minultiply natin sa 2 yung denominator, kailangan i-multiply mo rin sa 2 yung numerator para mangyayari 2 over 2, ano? Para mo lang siyang minultiply sa 2 over 2. Ngayon, ito po ba ay kaparehas na nito? Oo, kaparehas na po, ano? So, kung magkaparehas na, pwede na po ba nating masabi siya na as x approaches 0 po ito, ano? Pwede po ba natin masabi na itong bagay na ito is equal to 1? O, hindi po pwede na po, ano? If we evaluate the limit now, it will be 1 times 2. Ang magiging sagot po daw natin dyan ay 2. O yan. So, the limit of sine 2x over x as x approaches 0 is equal to 2. We have example letter B of the same form. Halimbawa daw po, meron tayong limit of sine 2x over 4x as x approaches 0. Hindi po natin pwedeng i-plug in agad-agad kasi magiging 0 over 0 or undefined. So, paano po yung gagawin natin? Pwede po natin i-rewrite itong denominator sa mga ganyang kaso, no? Let us rewrite and see if we can get something out of it. So, sine of 2x over 2x times 2. Di po ba pwede pa natin i-rewrite na ganyan? Ngayon, kung papansinin po natin ito, sine 2x over 2x ay para pong nagpo-fall na dito sa kategoring ito. So, pwede po ba nating sabihin na this is equal to 1 tapos sa baba merong times 2 na tira. Ganyan. O, edi ang sagot daw po that is equal to 1 half. No? Yan daw po yung ating limit of sine 2x over 4x as x approaches 0, 1 half daw po. Okay. Meron naman daw po tayong example letter C. Halimbawa daw po, we are given to evaluate the limit of x plus sine x over x as x approaches 0. O edi pwede daw po natin paghiwalayin niyan, pwede nating i-rewrite yan na x over x plus sine x over x. O ito po ay 1 at ito po ay falling under this category. So 1 plus 1. Ang mangyayari po, 1 plus 1 is equal to 2. So, the limit of x plus sine x over x as x approaches 0 is equal to 2. We have another example. The limit
of 4 sine 5x over sine 4x as x approaches 0. If we try to plug in directly the values, sine of 0 will be 0, 0 over 0 will be undefined. Hindi po po pwede. So, ano po ang pwede natin gawin? If we try to notice this one, we have here 4 over sine 4x. Kaya lang, it doesn't fall under this category because this is not something over something. We have to have x here. So, kailangan i-multiply pala natin yung numerator by x. Okay. Ngayon, kapag minultiply natin yung numerator by x, may matitirang ito, sine 5x. Hindi rin siya nagpo-fall under this category. Kasi, sine of 5x must be over 5x. So, kulang po tayo ng 5x sa denominator. So, ang gagawin po natin, imu-multiply natin yung denominator multiplied by 5x kasi kulang po tayo dun sa denominator ng 5x, eh, no? Tapos, yung numerator po, imu-multiply natin ng x. Bakit? Kasi nga, kanina, kulang tayo ng x sa numerator para maging 4x yun, ano? We have to multiply this 4 tapos lagyan po natin ng x. So, yan. Nangyari, no? Paano po natin na babalansihin yan? Eh, minultiply mo yung denominator by 5x, kailangan i-multiply mo yung numerator by 5x din. Kasi pag hindi mo ginawa yon, hindi mo siya minumultiply sa 1, ano? Minultiply mo dito naman yung numerator by x, kailangan i-multiply mo rin yung denominator by x. So, in that case, you are not changing the value of the original expression. So, meron po tayong 4x over, gawin natin black to, sine 4x dito, at ito naman, 4x sine 5x. Kung atin pong papansinin, baguhin natin ang kulay nito, ito po will be 1 falling under this category. Ito. Ito naman po will be 1 falling under this category. So, 1 din po siya times 5x over x. Yung x over x na yan, pwede nating makancel yung x. So, ang sagot daw po sa ating limit will be equal to 5. Okay. So, the limit of 4 sine 5x over sine 4x as x approaches 0 will be equal to 5. Okay, lagyan lang po natin ang mga equality sign dyan. Going here, or pwede nating sabihin limit at as x approaches 0, burahin na lang po natin to. Yan. So, ganyan na po yan. Dito naman po, evaluation na lang to. X times 1, pwedeng equality sign na. Ito na po yung sagot. Alright. We have another example, which is example letter E. The limit of tangent of x over x as x approaches 0. We cannot just plug in the value of 0 because it will be undefined. No? So what we can do is we can use identities in this case. Tangent of x can be written as sine x over cosine of x. This will represent the tangent. Ngayon, meron pa pong natirang x sa baba. Okay.
So kung mapapansin naman po natin to, kung naiispatan nyo po itong bagay na to, this one is equivalent to this limiting property. So pwede po nating sabihin na this is equal to, burahin po natin to, this is actually equal to 1 times 1 over cosine of x. Yan. So if we are trying to plug, if we try to plug in the value of x, ang mangyayari po sa atin is equal to 1 times 1 over cosine of 0. Alam naman po natin yung cosine of 0 is equal to 1. So ito po 1 over 1 times 1, ang magiging sagot po daw natin dyan is equal to 1. Therefore, the limit of tangent of x over x as x approaches 0 is equal to positive 1. Ang isa pa po raw natin pwedeng ma-encounter sa pagsosolve ng limits is the absolute value functions. For example, we have the limit of the absolute value of x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2. So, paano daw po natin na gagawin yan? Dito po sa pagsosolve ng absolute value, kailangan daw po natin yung ating knowledge sa tinatawag nating piecewise function. Kung kaya nga po atin pong pinag-aralan yun, ano? Ano po yung absolute value ng x sa piecewise function? Kapag isusulat daw po natin sa piecewise function yan, x, for x that is greater or equal to 0, tapos negative x for x that is lesser than 0. O yan daw po yung ating piecewise function. Ito daw po yung domain niya, ito. So let us try to evaluate the value of the absolute value of x minus 2. Gayahin lang po natin yon, x minus 2, kapag ka daw po yung x must be greater or equal to 2. Kapag ka daw po negative x minus 2, kapag ka daw po yung x is less than 2. So tingnan nga po natin yung limit from the positive side or from the right. Ang limit natin from the right, ang gagamitin po natin yung first equation, eto, kasi x is greater than 2. Right side limit, yung right side limit daw po natin, so the limit of x minus 2, ano? X minus 2, yan daw po ito, over x minus 2 as x approaches 2 positive. O yan, yan ang mga natutunan natin doon sa mga left-hand and right-hand limit na nakaraan, ano? Kung mapapansin daw po natin, this will just cancel out and this is equal to 1. Okay, punta naman po tayo sa left side limit. So, coming from the negative side, ang value raw po ng limit is negative x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2 negative. Ayan, 2 negative po. Pansinin po natin, this is also equal to 1, kaya lang may negative doon. This will be negative 1. Kung atin pong mapapansin, the right side limit is not equal to the left side limit, therefore the limit does not exist. At this point, we have to terminate our discussion. At sana po sa mga na-discuss natin ay natutunan natin kung paano mag-evaluate ng limits. At sa huli, atin pong pasasalamatan ang ating Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa na nagbibigay sa atin ng lakas at buhay upang matutunan natin ang mga bagay nito. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na nagahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan.
Amen.